Prolog, Nadine's POV. Welcome back, Nadine! Napatigil ako sa paglalakad papasok ng bar nang marinig kong malakas na tili ni Bettina. Kahit na malakas ang tugtog sa loob, dinig ko pa rin ang tila. Nakatrompa ang boses nito. And this really has the guts to shout my name. Tuloy, ang dami-dami nakapansin sa aming dalawa. Nakadipa pa ang dalawang kamay nito para salubungin ako ng yakap. She's my college best friend. Actually, dalawa silang malapit sa akin nung college pa kami. Siya at si Chona, but I cut my friendship with Chona cause we found out that she cheated on my brother. And I can't accept that. I don't wanna be friends with cheater. I hate cheaters. Mas feel ko pang magsolo kaysa ang pumatol sa mga manloloko. Dito namin napag-usapang magkita pagkatapos ng ilang taong pamamalagi ko sa Paris. I'm a freelance model. Kaya minsan kung saan sang bansa ako nakakaabot, at nitong huli nga sa Paris ang show namin. Hello, Beth! I miss you, babe! Bati ko sa kanya sabay beso. Hinawakan itong kamay ko't giniya ako sa table na naka-reserve para sa amin. I miss you too, girl! But wait, wala kang kasama? I mean, boyfriend or, you know, fling? Halos malaglag ang panga ko sa tinatanong nito sa akin. Like, seriously? First time namin nagkita after some time, pero ito yung pambungad niya sa akin. She really never changed. Playgirl pa rin ang lukaret na to. But in fairness to her, hindi niya naman pinagsasabay-sabay ang mga karelasyon niya. It so happened na madali itong magsawa sa pag-ibig. Duh, as if naman. Wala pa rin, matari kong sagot sa kanya. Alam mo girl, napag-iwanan ka na talaga. Look at me, I have lots of excess. And meron na naman akong bago ngayon, natatawang sabi nito. And you know what's good about it? Bulong ito sa akin. Kaya napatas ang kilay ko habang nakatingin sa kanya. Palagi akong nadidiligan. What? I exclaim. Yes girl, that's the best part of having a relationship. Make love. Sagot dito sa akin na tila normal lang ang ganung bagay. Yung mouth Bettina, I spot. Ang babaeng to napakabulgar magsalita. Though I'm open-minded pero slight conservative naman ako pagdating sa ganitong mga bagay. I'm just telling the truth girl, but anyway, hahanapan na lang kita dito. Alam mo ikaw Bettina? Beth! It's Beth! Kanina ka pa Bettina na Bettina dyan. Ang arte mo. Anyway, as I was saying, I don't need boys. Busy ako sa work ko girl. I said while sipping on my champagne. Naku girl, rason mo lang work-work na yan. Pwede ka naman hindi magtrabaho. At saka girl, masyonda ka na, malapit ka na lumagpas sa kalendaryo. Natatawang sabi ni Bettina. As if there is something funny in what she's talking about. Excuse me. Babe, kahit may edad na ako, kaya ko pa rin makipagsabayan sa mga bata, no? At saka sa ganda kong ito, hello! Pagmamayabang ko sa kanya sabay flip ng hair ko. Uwe, talaga lang ha? Talaga, I can always charm boys, babe. Kalabaw lang ang tumatanda. Lumalaban pa rin ang ateng mo. Sabay kami nagkatawa ng dalawa na tila walang pakialam. Sa mga taong nasa paligid, kanina pa namin nahalata na may ilang boys ang gustong magpapansin sa amin. But the night is still young. Mamaya na kayo, mag-enjoy muna kami ng beches kong mga kaibigan. Nilibot kong tingin sa palibot, too many youngsters ang nandito ngayon. Marami rin namang may mga edad na, nakatulad ko. Actually, I'm not that old. 25 is still young though. Busy lang ako kaka-work for my future. Kaya wala akong boyfriend. I'm tired depending on my parents' money. Kaya kailangan ko magtrabaho. Nakakahiya na rin kay Kuya Conrad. Kahit hindi ito nagre-reklamo, ako na mismong nagpaputol sa allowance ko. I'm earning naman kahit papano. At sa kahiya sa family to take care na. Iba na priorities nito. And speaking of Kuya, I think his friends are here. I'm not sure kung nandito ba din siya si Kuya Roland. Girl, come on, show me what you got. Hamon ni Bettina sa akin. See that guy there near the counter? Turo ni Bettina sa lalaki na katalikod sa amin. Tingnan nga natin kung ubra pa yung karisma mo. Tinignan pa ni Bettina ako mula ulo hanggang paa. Well, I'm just wearing my black veil man. Sequent strapless mini dress that ensures an after dark glamour that perfectly fit my hourglass body paired with my Jimmy Choo Docha stiletto.
I shrug my shoulder na tila wala lang hamon ni Bettina sa akin. Boys will always be boys, konting dikit mo lang sa mga to, tsak nabibigay na kaagad. Okay then, pero ano naman ang kapalit? Full day spa and shopping, she giggled. Tila excited itong makita kung kaya ko bang gawin ang sinasabi niya. Easy peasy, sabi ko sabay kindat ko sa kanya. But wait, not as easy as that sister, sabi nito sabay taas sa shot glass niya. I can feel that she's a little bit tipsy. Ako din naman, madami na rin ang naubos ng inumin. Yeah? You have to kiss him first para makuha ang premyo mo? Ano, kaya ba? Paninigurado ni Bettina sa akin. Of course, wala ka bang tiwala sa akin, bestie? Maedad lang ako, babe, pero kaya ko pa makipagsabayan, sabi ko sa kanya sabay tayo. I straightened my dress first and put my beche wave curls at back para ma-emphasize ang collarbone ko. This is one of my best assets, kaya dapat ilabas. Actually, I was eyeing at that guy kanina pa. He kinda looks mysterious. Ang matapang nitong aura ay lalo nakakadagdag sa kakisigan niya. He's wearing a white button-down long sleeve that was folded until his forearm and a black pants and shoes. His hair is styled into an Ivy League haircut that makes him look more handsome and hot. I noticed that he's just sitting there and not minding the ladies who's ogling at him. Kanina ko pa napapansin na madami na lumalapit dito, pero hard to get si kuya. Seryoso lamang tong sumisimsim sa alak niya tila walang pakialam sa paligid. Well, let's see kung kaya niya bang hindian ang isang Nadine Maseda, the most sought-after lingerie model this year. I walk seductively towards him trying to get his attention but he remained unbothered. I sway my hips sexily na tila ba rumarampa ako sa runway para makuha man lang ang attention niya. Pero hari ng deadma talaga si kuya. Well, he's a challenge, huh? Nang makalapit na ako sa kanya, una ko napansin ang maugat nitong mga kamay. His veiny and muscled arms look so attractive. For me, he looks so masculine in it. Parang sarap magpabuhat dito. What you thinking, Nadine? Kapag nalaman ito ng kapatid mo, tsak na sangkaterbang sermon na naman ang mapapasayo. Hi! I greeted using my sweet voice. I was expecting him to take a look at me, but he didn't. Maybe the music was too loud that he didn't hear me. I cleared my throat trying to get his attention, but the jerk remained unbothered. Parang wala itong narinig kahit pa siguro mag-uubo na ako dito sa tabi niya, wala siyang pakialam. Hi, handsome! I tried again. Good, nakuha ko rin ang attention niya. Tumingin sa akin na tila naiirita, but I don't care, lalo lang akong ginanahan sa pinapakita nito. Tumingin ito sa mga mata ko in the moment he did that. I feel something stirred up inside me. He has a deep-set black eyes, pointed nose, and prominent jaw with stubbles in it. Kaya pala mayabang si kuya? May karapatan naman pala. Kung nakakaakit na ito sa malayo, mas nakakaakit ito sa malapitan. He has this aura that screams danger but at the same time, challenging. Na alam kong kahit sinong babae dito ngayon, ay siyang nagustuhan sa kanya. I just want to. Not interested. Putol ito sa akin at ibalik ang tingin sa alak na iniinom niya. What just happened? Para akong nabingi sa sinabi nito? Hindi niya ba ako kilala? Excuse me, I said. Nakataas pang isang kilay ko sa kanya. Seriously? This man has the audacity to say that he's not interested in me? Ang kapal lang ng face mo, kuya. Go away. I want my peace, he said boldly. Talagang hindi siya interesado ha? Well, no one dares to reject Nadine Maseda. I have to save myself from humiliation. I know marami nakating sa amin ngayon. Ano na lang ang sasabihin ng kaibigan ko kung hindi ako nanalo sa hamon niya. I'm a born winner. I get what I want. Paano kung naging Maseda kung aayawan lang ako ng kumag na to? I chuckled. Not too fast. Bakla ka ba? I saw his grip tighten on his glass. Siguro ni-insult ito sa sinabi ko. No offense man, kuya. It's okay, I have so many gay friends. Actually, I'm model, so I'm used to work with your kind and I'm so fine with it. Kaya no worries, I understand. It's just that I didn't expect that you're one of them. But well, you surprised me. Mahaba akong litanya sa kanya. I saw that his mouth formed into an O shape na parang di makapaniwala sa sinabi ko sa kanya. Nakita ko pang nag-isang linyang mga kilay niya at ang pag-igting ng kanyang mga panga. What did you just say? May tingin itong tanong sa akin. Oh my gosh, I think I went overboard.
Dahil halatang nagalit sa sinabi ko sa kanya, I gasped and covered my mouth with my one hand, pero kailangan kong tapangan. He just insulted me. So bawi ko lang yun sa kanya. You deserve that. So you call me gay because you're not my type? Dagdag nito na lalong kinainis ko. Are you insulting me? Wala na akong pakialam kung matatalo ako sa hamon na bitina. This jerk don't have the right to scrub in my face that I'm not his type. First time in my entire life ang may nag-reject sa akin. No brat, I'm just being honest. He smear, can I even hear his low chuckle? Well, you're not my type as well. I'll just approach you kasi pinagpustahan ka namin. But I guessed I lost. But I won't mind losing kung katulad mo lang din naman. Salamat na lang, mataray kong sabi sa kanya. And hey, let me tell you this. You'll regret this day. I hope the tower paths will not cross again. Matandang mayabang, bye! Taas noo kong tumalikod sa kanya, nasira ang mood ko dahil sa gurang na yon. Pagbalik ko sa upuan namin, hindi ko na makita si Bettina. That bitch left me again. I wanted to scream and slap whoever comes my way tonight. I'm so pissed and irritated. Pero ang mas nakakapanginit na ulo ko ay ang pagre-reject sa akin ng lalaki yun. Oo, gwapo siya. Pero ang yabang-yabang niya? Palabas na ako ng bar nang may lasing na humarang sa akin. He's trying to touch me pero dahil mainit ang ulo ko, isang sampal ang sumalubong sa kanya. What the? Humakbang ito palapit sa akin pero agad ko itong sinuntok sa mukha. I'm trained in self-defense. Pinag-aral ako ni Kuya Conrad para maprotektahan ko sarili ko. Nakita ko na pasuray ang tayo nito, dala siguro sa kalasingan nito at sa lakas ng pagkasuntok ko sa kanya. Huwag ngayon kuya, mainit ang ulo ko. Nakita kong kinuyom niyang kanyang kamao, pero bago niya pa ito maisuntok sa akin, inunahan ko na siya kaya ayun, bagsak sa kalsada. Sorry kuya, kasalanan mo rin naman sa ka-warm up pa lang yan. I went home tired and upset. Hindi ko matanggap na may isang lalaking hinindian ako. That jerk! Huwag lang siyang magpapakita sa akin, isa pa yung kaibigan ko. Walang silbing hamon niya dahil iniwan niya man ako nito. I'm about to sleep when my phone rang. Speaking of the girl. Bestie babe, I'm sorry. Jomari pick me up. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Sabi nito. Oh babe, wait. Umulit sa kabilang linya. Ang malanding babae, pinarinig pa talaga sa akin. It's okay, Bettina. Goodbye babe. See you when I see you. Paalam ko, hindi ko nahinintay ang sagot nito dahil wala naman ito matinong sagot sa akin. I woke up feeling dizzy. Nasusuka pa ako siguro sa dami ito nang nainom ko kagabi. And speaking of last night, bigla na namang uminit ang ulo ko. Bago pa masira ang buong araw ko, pumasok na ako sa banyo para maligo. Wala naman akong planong gawin ngayong araw. Siguro, magsha-shopping na lang ako at isasama ko si Jopay. I think I need to go to salon na din. Ako na lang ang magpapamper sa sarili ko. No need for me to wait for Bettina dahil naiinis pa rin ako sa rason kung bakit ako lumapit sa lalaking yun. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nalilibang ako sa pagstay sa mansion dahil sa makukulit kong mga pamangkin. But one day something bad happened to Kuya Conrad's wife and kids kaya napalitan ng mga itong kumuha ng security for safety purposes. I told dad and mom that I'm fine and no need to provide me one because I can protect myself. But they insisted dahil gusto nila makasiguro sa kaligtasan ko. Ayaw ko man wala na akong magawa. But I told them I don't want my guards to be visible. The thought that I have guards following you around annoys me. Natigil ako sa pagbabasa hanggang na mapansin ko madaming lalaki nakaitim sa labas. Kita ko rin na may kausap si daddy ng dalawa ko pang kapatid. I shrug my shoulder, continue walking. Siguro ito na yung mga sinasabi nilang magbabantay dito sa amin. Lalagpasan ko na sana sila nang tinawag ako ni daddy. Princess, come here. Imbis na pupunta ako sa kusina, pumihit ako pupunta kay daddy. Pero ilang hakbang pa lang ang nagawa ko ng pakiramdam ko, nagsiakyata ng lahat ng dugo ko sa aking ulo dahil ang lalaking kinainisan ko sa buong buhay ko ay nandito sa harap ko ngayon. Baby, about what we decided last time, you having your personal bodyguard. Dad, kuya, please, maktol ko. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko. At saka, you already agreed that the guard will be invisible, right? I why not minding the guy who's now looking at me with a blank expression on his face. The brute! Akala mo naman hindi ako ininsulto nung nakaraan. How could he act that he don't know me? Ang kapal ng face, ha? Don't worry, princess. This guy is your brother's trusted friend. Kaya sigurado kaming ligtas ka kapag siyang magbabantay sa'yo. Dad! Maktol ko ulit. No buts, princess. This is for your own good, okay? Dad said, patting my head like a kid. Wala na akong magawa kung hindi ako sumunod sa kanila. Tumingin pa ako sa mga kuya ko, pero walang sinabi mga ito.
I know that they agreed to that, kaya ganun ang reaksyon nila. Princess, meet Zeus. Kuha ni Dad sa attention ko. Our eyes met. Kita kong pagseseryoso ng tingin niya sa akin. Zeus, this is my daughter Nadine. Pakilala ni Dad sa akin at kita kong tumangu lamang to. Princess, this is Zeus Samaniego, your personal bodyguard. Dad said. Chapter 1. Hoy Masada, bakit nandito ka? Maangas na tanong ni Wilma sa akin. I pretended that I didn't hear them. Nanatili lamang ako nakayukot kunwari nagbabasa ng libro, pero ang totoo ay nakikinig lang ako ng music sa AirPods ko. Pinili kong tumambay mag-isa ngayon dito sa likod ng building dahil iniiwasan kong mapaaway sa grupo ni Wilma. Wala akong kasama dahil nag-half day lang si Bettina at saka hindi ko alam kung saan naman nagsusuot si Chona. Tatlo lang kami magkakaibigan. I'm choosy with my friends. Chona and Beth is enough for me. Ayaw ko din ng maraming kaibigan dahil yung iba pinaplastic lang ako. Nakikipagkaibigan lang mga ito sa akin para mapalapit sa mga kuya ko. Gaya na lang itong mga kaibigan ni Wilma. Dati nagfe-feeling close sa mga to sa akin pero nung hindi ko sila nereto kay Kuya Roland, bigla na lang nagbago mga ugali ng mga to. Lumayo na nga ako para makaiwas sa kanila pero heto, sumunod pa rin ang mga ito sa akin dito sa likod para awayin ako. Iniiwasan kong grupo ni Wilma dahil palaging wala si Mama at Dad dito sa bansa at si Kuya Conrad ang palaging pupunta kapag tinatawag ang mga magulang namin sa tuwing napapaaway ako. Mabait naman ako, maldita nga lang tingnan ang pagmumukha ko. Hindi ko rin alam kung bakit lapitin ako ng gulo. Never ako nanguna, pero hindi din ako umatras lalo na kapag sinaktan na ako. Umiiwas ako hindi dahil takot ako sa kanila. I just don't want to ruin my brother's busy schedule. Halos hindi na nga ito natutulog, dadagdagan ko palang alalahanin niya. I know Kuya Conrad is busy with his work in the company, kaya ayaw ko siyang disturbuhin. Kaso minsan, hindi ko rin napipigilan ang sarili kong pumatol sa mga nangaaway sa akin. Maagang nalipat kay Kuya Conrad ang pagmamanage sa ibang branch ng negosyo namin, kaya halos isubsob na nitong sarili kakatrabaho. Si Kuya Roland naman ay busy din dahil graduating nito sa kursong arkitekto. I'm the youngest at alam kong mahal na mahal ako nina Kuya kahit pasaway ako. Minsan nga napapaaway din si Kuya Roland dahil sa akin, so as much as possible, iniiwasan ko talagang gulo, lalo na't next year magka-college na ako. Wilma's father is a businessman and her mother is an actress. She's a brat dahil sunod lahat ng gusto niya. Madami din takot sa kanya. Kaya kahit binubuli niya mga to, walang nagsusumbong ni isa. But lately, Wilma and her friends keep annoying me. Habit na ata ng mga itong maghanap ng away. Kung sino-sino lang pinagtitripan ng mga to. Wala nang pinipili. Feeling ata nila nasa pelikula sila at last full show na itong last year namin sa high school. At anong kalukuhan ang naisip nila? I just hope na sa ibang school na ito mag-college para hindi na mag-cruise ang landas namin. Pasalamat pa ngayon at may control pa ako sa aking sarili. See that, Wilma? She's pretending that she didn't hear you. Dinig kong sulsul ni Marife kay Wilma, pero deadma pa rin ako. Huwag lang nila akong galawin at okay lang sa akin ang mga parinig nila. Ay nako girl, hindi siya takot sa'yo. Tingnan mo nga ang tapang pa ng anyo, dagdag pa ng isa. Kung ako yan, kanina ko pa yung sinabunutan. Pagmamayabang naman ng isa. O talaga, sige nga, hamon naman ang isa. Stop! Tumahimik kayong lahat! Let me do it! Saway ni Wilma sa mga kaibigan niya at sabay-sabay nagtawanan ang mga ito. Such a brat, I tried my best to remain calm. Hindi ko pinansin ang mga pasaring nila sa akin at pilit kong pinipigilan ang aking sariling magalit. I know they're provoking me para patulan ko sila, but I'm controlling myself. Ewan ko ba sa babaeng to, kibait-bait ng pangalan pero ang sama ng pag-uugali. Wilma used to be my friend since elementary pero bigla ito nagbago nang tumunto na kaming 4th year high school. Bigla na lang nagbago ugali nito at halos araw-araw na niya akong awayin. Ako sinisisi niya na makipaghiwalay sa kanyang boyfriend niya. Kasalanan ko ba kung kasintahan niyang hindi naliligo ay magkakagusto sa akin? At saka hindi ko tayo pang lalaking yun, no? Feeling gwapo mukha namang kulugo. Napakayabang pa. Akala mo naman kung sinong gwapo? Kung makaastada ay pang sikat na celebrity. Hindi lang siguro mayaman ang gagawin yun. Walang papansin doon. At saka hindi ko maintindihan kung anong pinaglalaban ni Wilma doon. Eh ang bantot ng lalaking yun. He looks so untidy. Nakita ko pa yung kuko niya, ang dumi-dumi. Ew! I can't imagine myself holding hands with that guy. Napakadugyot tingnan. At saka akala niya siguro kinagwapo niyang kanyang braces. Yuck! Feeling ko hindi siya nagtututbrush. Ew! Naduduwal ako sa type ni Wilma. He will not even pass kahit crush category. Kung choosy ako sa kaibigan, mas choosy ako sa magiging boyfriend ko, no? At saka wala sa vocabulary ko ang magkaroon ng boyfriend lalo na kung kasing dugyot ng ex ni Wilma.
Kung yun lang din naman na magiging boyfriend, huwag na lang uwi. Hindi ako mamamatay sa hiya sa pagiging feningero niya. Baka mamatay ako sa baho ng hininga niya. Yuck, so yuck talaga. Kung anong kinaarte ni Wilma, yun naman ang kinadugyot ng lalaking type niya. Kaya bata-bata pa, yun talagang inaatupag nila. Ewan ko lang kung naging kapatid niya mga kuya ko. Hoy! Sabay sundot nito sa akin. Ano, bingi ka ba? I'm shocked at first, I didn't expect her to touch me. Dati puro lang to parinig, this is the first time she lay her finger on me. Biglang umingit ang ulo ko, pero pinapakalma ko pa rin ang aking sarili. I counted 1 to 10 to calm myself. I want to give her a chance. Iisipin ko na lang na simpleng tapik lang ang ginawa niya. Pero hindi ko pa man natapos ang pagbibilang ko'y muli niya akong tinapik. This time malakas na to. Hindi nang ata yung tapik. Feeling ko tinulak niya na ako. I glared at her, pero hindi nata tinatabla ng babaeng to. I look around to see kung ilan sila, kumpletong tropa niya. Nandito silang lima. Kaya ko silang labanan pero alam kong pagkakaisa nila ako. Uy, palaban si ate girl! Go sisi! Sulsul ulit ni Marife kay Wilma. Medyo malayo pa naman itong lugar na pinwestuhan ko ngayon. Pero bahala na. Umayos ako na tayo para may laban ako sakaling magkakagulo kami. Ano, lalaban ka? Mapanghamong tanong sa akin sabay hablot sa airpods ko. Nasabit pa yung buhok ko sa kamay niya. Pagkahila niya sa airpods kaya sumakit ang anit ko, hinagis niya ito kay Marife at nagtatawa na sila magkakaibigan. Tuwang-tuwang mga itong pinagpapasapasahan ng airpods ko. Give it back to me, sabi ko sa mababa ngunit mariing boses. Oo talaga? Paano kung ayaw ko? Wilma countered. She's really testing my patience. Konti na lang bibigay na ako't mapapatulan ko na siya. Binalingan niya mga kaibigan niyang pinaglalaroan ng airpods ko, inihagis pa nila ito sa ere at kunwaring hindi sasaluhin. That airpods is my mom's gift. Kaya ingat na ingat akong hindi ito masira, but seeing them throwing it in the air makes me want to punch them one by one hanggang sa matauhan ang mga ito. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone!